Masalimuot ang patong-patong na kasong isinampa laban kay dating Senadora Laila De Lima. Balikan natin kung kailan at paano nagsimula ang mahigit 6 na taon ng laban ng dating mambabatas. Wala po akong balak magtago dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. At dito ko po sa Senado, hihintayin ang arresting team. February 23, 2017, nang ilabas ang arrest warrant laban kay nooy Senadora Laila De Lima sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinabukasan, dinakip siya. 3 kaso ang isinampa ng Department of Justice laban kay De Lima. Base sa testimonya ng mga preso at ng ilang dating opisyal ng Bureau of Corrections na humarap din sa pagdinig ng Senado at Kamara. Noong una, illegal drug trade ang mga kaso, pero kalaunan, ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso, hinawakan ng Muntinlupa RTC Branch 205. Kaugnayan ng pangingikil umano ni De Lima ng pera sa mga high-profile inmates sa Bilibid noong Justice Secretary pa siya. Sa paggulong ng mga kaso, namatay sa COVID-19 noong July 18, 2020, ang isa sa mga Bilibid inmate na nagdiin kay De Lima na si JB Sebastian. Pebrero ng sumunod na taon, inabswelto sa unang kaso si De Lima dahil sa kahinaan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso naman, nakaangkla sa testimonya ni Nooy Bucor OIC Rafael Ragos. Tumanggap umanon si De Lima ng 10 milyong pisong drug money mula kay Ragos. Pero nitong April 2022, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya. Pinilit at tinakot lang daw siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre para idiin na ang dating senadora. Ang pagbaliktad ni Ragos, malaki ang naging papel sa pagkakaabswelto ngayong araw ni De Lima. Bukod kay Ragos, nauna nang iniatras ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ang kanyang testimonya laban kay De Lima. Anya, hindi totoong nagbigay siya ng pera kay De Lima. Inimbento lang daw niya ang akusasyon dahil pinilit at pinagbantaan din daw ang kanyang buhay. Ang pagbawi ng testimonya ni na Espinosa at Ragos, malaki rin ang papel sa magiging desisyon sa 3rd kaso ni De Lima. Kaugnay naman yan sa umano'y malawakang kalakalan ng droga sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Sa ngayon, nakabinbin pa sa Muntinlupa RTC Branch 256 ang petisyon ni De Lima para makapagpiansa at pansamantalang makalaya. Mga kapatid, Feral Cosin po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.